Magandang hapon guys. Narito tayo ngayon para magbigay ng kunting inspirasyon sa mga nagbabalak pumunta dito sa South Korea upang magtrabaho, sa mga aspiring dyan ng mga kababayan natin dyan sa Pilipinas. Ako po'y magsishare lang ng kunting kalaman o experience sa mga gustong mga ibang bansa dito sa bansa ng South Korea. Magbibigay lang ako ng kunting tips sa mga baguhan o kaya gustong mag-apply dito sa South Korea. Total, nauso na ngayon ang mga FB Reels, mga ganyan, mga pagbablog. So, i-share na lang natin yung ating mga karanasan kung paano at ano ang mga dapat gagawin para makapunta dito sa South Korea upang magtrabaho. Marami po tayong mga kababayang nagtatrabaho dito pero may mga nakikita na tayong nagsishare ng kanilang mga tawag nito experience o kaya nagtuturo sila ng mga about lingwahe ng Korean. So, ang pinaka una talaga o step key para makapagtrabaho tayo dito sa South Korea is yung tinatawag nilang topic exam. Kailangan natin mag-take ng topic o Korean language, Korean language test para yun ang pinakasusi natin para tayo makapagtrabaho dito sa Korea. Siyempre, may mga ano po yan, may mga processing po yan kung paano ang gagawin natin. So, mahaba pong, kung i-explain po natin, mahaba pong proseso kung kaya i-search na lang natin sa Google ang website ng POA. Nandun po nakalagay ang mga proseso kung paano pag-apply at dun din po ipinopos kung kailan magkakaroon ng exam. So, ang ating tatalakayin ngayon is about sa mga tips. Magbibigay lang tayo ng mga tips sa base sa ating experience. So, di natin sinasabi na magaling tayo, pero magbibigay lang tayo ng mga konting kaalaman base sa naging experience natin. Maraming mga OFW dito, libo-libo, pero magkakaiba naman tayo ng experience kung paano tayo nakapasok o nakapunta sa bansang ito, sa Korea. Pero kailangan natin i-share sa mga nagnanais din makapagtrabaho dito. So yun guys, ang unang i-share ko sa inyo is, yun nga, mag-aral ng Korean language. Tapos, kailangan natin matuto ng salita nila para pag-take natin ang exam, hindi tayo mangangabote. Mahirap yung sinasabi nilang na pachamba lang. Huwag kayong umasa guys sa mga pachamba. Alam nyo kung bakit? Napakaraming mga trabahador dito na nag-exam. Hindi sila nag-aral, nagporsige. Kaya nakachamba man sila pagkapunta rito, alam natin na mahirap kasi minsan hindi mo maintindihan ang sinasabi mga Koreans. Kailangan natin talagang matuto, marunong magbasa at sumulat dahil ito ay napakahalaga lalo na sa ating pagtatrabaho. Napakadelikado pag hindi mo alam ang mga sinasabi ng mga anyong mga katrabaho, mga Koreans, Korean leaders, mga timjang, wajang. So, kailangan natin pag-aralan ng Korean. Hindi naman natin sinasabi na talagang mag-aralan ng todo. Kung kaya mong todo, why not? Pero ang masasabi ko, basic Korean lang, which is okay na yan. Dito niya rin matututunan yung mga talagang kung paano yung mga sistema ng pang-araw-araw na trabaho. Ang importante talaga guys is yung matuto tayo sa basic language at kailangan nating maintindihan ang kanilang culture. Kasi magtatrabaho tayo sa Korea, siyempre susundin natin ang kanilang patakaran guys. Hindi tayo pwedeng pumunta dito tapos ang ating mga kaugalian sa Pilipinas ang dadali natin dito. Hindi pwede yan guys dito sa Korea. Hindi pwedeng ganun. Kailangan kung ano ang patas na pinapatuhan nila, yun talaga ang masusunod. Kaya
Sa pagtik ng topic, kailangan natin ipasa kasi yan ang pinaka number one na ating susi para makapagtrabaho dito. So, para makapasa sa topic, magbibigay lang ako ng konting kalaman, konting tips sa aking experience. Kailangan talaga nating magpursige sa pag-aral, guys. Yan ang number one. At ano-ano naman yung mga kailangan dapat pag-aralan. Siyempre, unang pag-aralan natin dyan, yung kanilang alphabetical. Mga alphabet, paano magbasa, paano magbilang, at paano ang mga tamang paggamit ng kanilang lingwahe. So, mayroon naman tayong YouTube. O kaya kung may meron kayong mga alam na Korean school na dapat nating pagtanungan, mag-inquire tayo. Kasi dyan din tayo nagsimula eh. So kung sasabihin natin wala tayong pera, so magtyaga muna tayo sa Google. Mag-ano muna tayo sa YouTube. Mag-search tayo sa YouTube yung mga tutorials kung paano ang ginagawa nila. O kaya nandyan din ang mga pattern ng mga exam na sa YouTube na lahat. So, ang kailangan lang natin gawin is mag-aral talaga at magpursige. So, ano-ano dapat ang dapat natin pag-aralan para makapasa tayo sa exam. So, yun nga. Kailangan natin pag-aralan yung mga counting units, mga ganyan. Lumalabas yan sa mga exam. Tapos, nasa puso talaga at isa puso talaga ang pag-aaral. Tapos, talaga magpursige ka. Wala tayong dito na basta lang easy para makapunta. So, kailangan paghirapan mo talaga yung isang bagay. Kung gusto mo makapunta dito, talagang porsige ka. Hindi naman dito, wala dito ang guys, ang degree ng ating pag-aaral. Kahit elementary graduate ka lang, grade 1 ka man, basta kaya mong ipasa ang topic at kaya mong ipasa ang skill test. Dito, hindi sila nagbabase kung ano ang tinapos mo dito sa Korea, guys. Kasi dito, basta may pasama ang topic, physical fit ka, at pasok ka sa kanilang binigay na requirements, makapag-trabaho ka dito. Kukunin ka ng employer. Basta ngayon, guys, ipasa mo talaga ang exam. So, ang dapat natin gawin, pag-aralan natin ang kanilang lingwahe, tapos, mag-review tayo. Siyempre, kung bago natin pag-aralan ang kanilang lingwahe, siyempre, alamin muna natin yung mga basic talaga, yung pag-aaral. Yun, guys. So, kung alam na natin ang mag-aral, sumulat, bumasa, sa mga nag-take ng exam na hindi nakapasa, ang may papayo ko sa inyo, kung halimbawa sa susunod, mag-take pa kayo ng exam, dapat, ang gagawin ninyo, kung ano yung alam nyong pwedeng sagutan sa answer sheet, yun ang uunahin nyo, guys. Balikan nyo lahat ang natira. Huwag nyo lang kakalimutan na i-shade ang mga bawat questionnaire. Kaya, sabi ko nga sa inyo, guys, kunting tips lang. Huwag tayong magmamadali sa pagsagot ng mga nila. At, ito pa, guys, paulit-ulit lang din ang lumalabas sa exams. Binabago-bago lang nila yan. Iniiba lang nilang format. Pero yun at yun pa rin talaga ang lumalabas sa mga questionnaire. Since 2016, mga bats, KLT 13 kami noon eh. Marami, 33,000 almost ata yung mga mga nag-take. Pero nasa kulang-kulang 4,000 lang ang passer. At pakahirap ang exam, guys. Pero walang mahirap sa taong may pagpuporsige. So, kung kailangan nyong matuto at gusto nyong makapunta dito sa Korea para magtrabaho, eh, mag-aral ng mabuti, guys. So, ituturo ko sa susunod sa uli kung paano yung mga step-by-step na procedure para sa ating pag-aral ba o kaya pag-re-review para makapasa ng ating Korean language. Yan lang mga guys at sa part 2, gagawa ulit tayo ng vlog para sa mga nagnanais na makapunta dito sa South Korea para magtrabaho. So, sana makatulong to ng kahit konti. Kunting kaalaman lang naman to, guys eh. Hindi naman natin sinasabi na alam natin lahat ang nangyayari sa Korea. Pero sa 7 taon na, guys,
pitong taon na nandito tayo, pitong taon na, kasi ilang buwan na lang eh, 1 month na lang. So, marami na rin tayo natutunan. Siguro marami pa akong isishare sa inyo guys about sa pamumuhay sa Korea. Although maraming mga magagaling, mga sikat na vlogger dito, pero hindi natin dapat i-compare kung ano yung nalalaman nila sa nalalaman natin. So, i-share natin yung ating kaalaman, kasi kung tayo lang ang nakakaalam sa ating nalalaman, eh baliwala po yun guys. Kaya sa mga aspiring dyan, sa mga kabataan dyan sa Pilipinas, just sundan nyo lang po ang ating mga susunod na vlog at magbibigay po tayo ng mga inspirasyon para sa mga susunod pang videos. So, maraming salamat guys sa mga nagtiyagang panoorin tong ginawa kong vlog na to. Sana may konting aral tayong mapupulot. Salamat and God bless guys.